Ito po ang resolution po na ito. Ito po ay atin pong inadapt sa i-final po ng ating dating Pangulo, ang ating pong hinahangaan na Gloria Macapagal Arroyo. Sapagkat sa kanya pong i-final sa mababang kapulungan, ito po ay pagtawag sa pansin ng mga mambabatas sa mababang kapulungan na ipagtanggol at itong pagdating ng International Criminal Court para imbestigahan ang ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte ay una po ay madepensahan at gamitin ng ating kapangyarihan bilang isang sovereign nation na pigilan ito. At ito po ay atin pong inadapt at atin din pong i-final dito po sa mataas na kapulungan ng Senado. Yung ano naman ho yung masasabi hinggil po dito nga sa nais ng ICC na imbestigahan itong drug war ng dating Pangulo. May nakikita ho ba kayong masama sa naging pagtugon o sa itong gera nga kontra illegal droga ng ating dating Pangulo? Yung pag-opinion ko po, ang tinanong bias po yan. Dahil siyempre, ako po ay masugid at tunay na tagasunod ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang aking pong paniniwala dyan ay higit pa sa 100% na tunay na nakatulong sa inang bayan yung kanya pong isinagawang gera laban sa droga at kriminalidad. Ang tanungin po natin ay ang taong bayan. Alam naman po natin noong bumaba po, bago bumaba at bumaba na sa pwesto ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanya pong survey ay nasa 90 plus. Siguro po yan na po ang basehan ng dapat nitong ICC na wala hong umangal, walang pumalag kung hindi yung mga kalaban sa politika lamang. Pero yung mga tao, yung ating mga sambayan ng Pilipino, 90% ng ating mga 90 plus percent ng ating mga kababayan ay sang-ayon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katunayan, yan din po ang sinabi ng ating mahal na Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi niya, yung pagbabagong dinala ng ating Pangulo na PRRD, hindi po yan naibigay ng kahit na sinong Pangulo. Siguro po sa loob ng 6 na taon, tama po ang ating pastor na ito talagang Pangulo na ito, talagang iminulat ang mga mata ng mga Pilipino sa panganib ng droga at kriminal. Sa tingin ho ninyo, Senator, sino kaya mga nasa likod? Bakit ito'y patuloy na inuungkat at binubuhay itong investigasyon nga ng drug war dating Pangulo? Alam niyo po, yan po ay politikang politika. Yan po ay may kulay na napakatingkad na hanggang sa ngayon ang dumi ng ating politika dito sa Pilipinas. Talagang yan pa rin po ang namamayan sila na naman lang po umaangal Wala naman pong ibang umaangal dyan. Sa totoo lang mismo, hindi po natin sinasagasaan dahil tayo po ay nasa legislative. Ang sinabi mismo ng executive, sinabi mismo ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi niya talaga, ano bang pakialam nitong mga nagpapatawa ba itong ICC na ito? Ganun din po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi din po niya, ano bang gagawin ditong ng ICC? Sa totoo lang po, itong ginagawa nitong mga kalaban sa politika ng ating mahal na Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakahihiyan po ang ibinibigay nito sa ating bayan. Para po nilang sinasabi na walang kwenta ang ating mga korte dito at kailangan pa tayong humingi ng backup doon sa ICC. Mahirap pong tanggapin yun.
na ba't pa tayo nandito, ba't pa tayo nag-gobyerno kung sila pala ay walang bilib sa gobyerno, sa tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative at judiciary. Eh ano ba ginagawa nila dito sa Pilipinas? Ba't di pa sila umalis? Yun po ang ano eh. Yun ang masakit yan eh. Kung umaasa ka pala sa dayuhan at ang iyong pagiging kolonyal, eh hindi mo matanggal-tanggal dyan sa isip mo, eh ano bang ginagawa mo rito? Pambihira o. Senador, magandang umaga po si Admar po ito. At halos kasabay po ng araw na inyo pong inihain itong Senate Resolution number 488, ay naghahain din po yung kaibigan nyo po, si Senador Jinggoy Estrada ng Senate Reso 492 naman in support dito. Nakikita nyo ba na marami pang kasamahan ninyong susuporta dito sa House nung inihain ni dating Pangulong GMA ang kanyang House Reso 780, 19 na mga mambabatas agad ang sumuporta dyan sa mababang kapulungan. Tingin nyo, kukuha din kayo ng suporta din sa mga kasamahan nyo dyan sa Senado po? Abay, opo. Naniniwala po ako dyan sapagkat alam nyo po, una, ginawa po yan ng ating mahal na kaibigan na si Senator Jinggoy Estrada. Nakakatapos lang po ng kanyang karawan, atin pong binabati. Ano? Siya lang happy birthday. Alam niyo po, nagawa yan ng ating mahal na senador sapagkat siya din po ay biktima ng politika. Tandaan po natin ito. Hanggang ngayon po, si Senator Jinggoy Estrada, talagang ang kanyang, alam naman po natin lahat yan. At tayo po ay naniniwala dyan na siya po ay biktima din ng politika. At yan din po ang gustong mangyari nitong mga taong ito na nasa likod ng ICC na yan. Na yan din ang gusto nilang mangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na sa palagay ko po, hindi papayagan. At naniniwala po ako, hindi papayagan ng mga senador din sapagkat alam din po nila ni yung accomplishment na ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sir, napaka-obvious naman po ano, na ang mga politiko, yan po ay nabubuhay sa opinion at sa paghuhusga ng taong bayan. Eh naghusga na po ang taong bayan. 90% plus ang rating, survey rating ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung sino man po ang senador siguro na mambabatas, na kukontra dyan at sasabihin dapat makulong ang ating dating Pangulo, siguro po kulay politika yan. Hindi po ako naniniwala na dahil yan sa justisya o sa ano. Dahil sa totoo lang po, kung merong dapat humusga sa ating dating Pangulo, taong bayan yan. Sila dapat ang magsabi kung nagkamali ba yung ating Pangulo o hindi. Sila po ang nagsasabing hindi. Hanggang ngayon po sikat na sikat ang ating dating Pangulo kahit saan po pumunta. Kahapon po magkasama kami diyan sa isang restaurant sa East Ocean. Nagkakagulo ko ang mga tao doon, yung ating mga mahal na waiter, mga mahal na ating mga cook. Talaga pong nakapila at nagpapapicture sa ating dating Pangulo, babae, lalaki. Talaga yung pagmamahal po nila, alam nila, hindi naman minahal nila ang Pangulong Duterte dahil totoo namang pogi yan, totoo namang matikas, pero minahal nila ang Pangulong Duterte dahil tama ang ginawa. Yun po, kaya naniniwala po ako na kung meron mang kukontra, na nakapwa ko senador, politika po yan.